Hello, what's up mga tol? Kumusta? Welcome naman dito sa panibagong episode ng ating channel mga tol, kung saan pag-uusapan natin kung paano nyo nga ba mapagkakakitaan itong Brave browser mga tol, kahit na di ka pa verified kay Gemini or Uphold kahit saan dito sa mga crypto wallets na to. Kasi sa ngayon nga mga tol ay banned na yung Philippines. Dahil nga doon sa mga fraudulent activities ng mga ibang nilalang mga tol, no? Na kaya nga ito yung naging dahilan para maban tayo. So kung gusto mong malaman mga tol kung paano mo pa rin mapagkakitaan itong Brave browser kahit na nga di wala ka ng wallet na naka-connect sa Brave Rewards wallet mo. So panoorin mo itong video mo tol hanggang sa dulo para malaman mo ang steps kung paano. So bago natin pag-usapan yun mga tol, welcome muna dito sa ating channel, Simple Life with Ron, kung saan tuturo sa inyo mga simpleng bagay na magkatulong sa inyo pang araw-araw na buhay. So ayan mga tol, nandito na tayo sa ating munting channel mga tol. Kung di ka pa nakapag-subscribe, consider subscribing mga tol para matulungan nyo naman yung channel natin na lumago mga tol. At pindutin na nyo na rin yung notification bell button para ma-notify kayo sa mga sunod nating videos. So ayan mga tol, diretso na tayo doon sa ating topic kung paano. So alam naman natin mga tol na kapag ka or doon sa mga hindi pa nakakaalam na kapag ka gumagamit ka ng Brave browser ay may matatanggap kang tinatawag na Basic Attention Token or BAT mga tol, na kung saan siya yung parang ibabayad sa iyo ng Brave browser sa paggamit ng kanilang browser. So ang mangyayari mga tol, may mga ads kang kapag halimbawa ito yung ginamit ko sa ngayon mga tol, makikita nyo dito sa icon sa baba, ito yung Brave icon. So Brave browser na yung ginagamit natin. So kapag ka ginamit mo siya at nagpunta ka dun sa kanilang landing page or itong front page nila mga tol, ito may mga naka-displaying pictures, videos o kahit ano pa man dyan mga tol. Yan yung mga ads na ma-view mo kapag ka regular mong ginagamit itong Brave browser. So in return mga tol, makikitain ka rin doon. So hindi naman siya ganoon kalaki yung rewards na matatanggap mo, depende sa kung gaano kadalas ka gumamit at gaano kadalas mo na view yung mga ads na nandito. So napakadali lang naman yan mga tol kung hindi ka pa nakapag-create. So may video na rin tayo dyan kung paano magsimula dito kay Brave. So ang pag-usapan lang natin dito ngayon mga tol ay nag-assume na tayo na meron na kayong Brave account at nagsimula na kayong kumita. So ang problema nyo lang ngayon ay kung paano nyo nga ma-withdraw yung mga kinita nyo dito kay Brave na hindi naman kayo nakakonect sa Gemini o sa Uphold. Kasi nga after the ban mga tol, hindi mo na siya mako-connect pa. Kahit na mag-create ka ng account at i-connect mo yon doon sa yung Brave wallet. Yung Brave wallet na to, ito yung itsura ng Brave wallet. Ganito. So, ayan. So, dapat connected yung, kung napapansin nyo dito, connected yung Gemini wallet natin. So, I advised na kung connected na yan, huwag na huwag mong pipindutin itong disconnect. Kasi hindi ka na makakabalik kapag ka na-disconnect mo yan. Kasi nga, yung main reason nga ay banned na yung ating country sa ngayon kay Brave. So yung mga naabutan ng ban mga tol at hindi na sila makapag-connect dito kay Brave, ito na yung options na pinakamadaling options na gagawin ninyo para mapagkakitaan nyo pa rin yung mga kinita ninyo sa Brave browser. So ang gagawin nyo lang mga tol ay i-tip ninyo sa
creators na gusto niyo. Halimbawa tayo nga tol, Simple Life with Ron, pwede niyo i-tip sa akin yan para ma-withdraw natin. Dahil hindi niyo naman yan ma-withdraw kung kayo yung mag-withdraw mo tol. So dahil wala nga kayong connected wallet. So ang gagawin natin, tip niyo sa akin yan, papadala niyo. Simple lang naman yung mag-tip mo tol. Dito tayo, halimbawa, nabisita nyo na yung ating YouTube channel, then dito, may icon dito na triangle sa taas. Brave Rewards, may mga ito. Sundan nyo lang itong cursor natin. Ayan, pindutin nyo lang yan, dyan, lumabas na kapag verified yung creator, may checkmark yan. Ayan, then yan yung pangalan ng channel. Then simply, press send tip. Kung depende sa kung magkano yung available na BAT sa inyong wallet. So ito yung pwedeng yung pang tip, 1 BAT, 5, 10, o pwedeng custom. So kung magkano lang yung available mga tol. So ayan. Kapag ganito yung condition natin diyan mga tol, kapag nagbigay kayo ng tip, aabot pa yan ng 1 month. So kailangan nyo munang maghintay ng 1 month mga tol bago ninyo mag-withdraw yung kinita ninyo, kasi ang BAT token ay magstay po siya sa Brave wallet natin ng 1 month din, kasi every 14th or 15th of the month yung pay payout niya dito. So makikita natin yan dito sa aking statements mga tol. Mag-view natin yan, makikita ninyo na talagang 1 month yung interval ng deposit payout dito. So nagsimula tayo ng November, nagka payout tayo ng December. Ayan, so 1 month yung pagitan mga tol. Kung makikita ninyo, 1 month talaga yung pagitan. So ang mangyayari niyan, kapag ka nag-tip kayo halimbawa mga tol, may 10 bats kayo. So agad-agad pagka tip ninyo, ilang minutes lang siguro, ilang minuto lang, ay makikita ko na agad dito sa aking wallet, Brave wallet. Magre-reflect na yan siya dito mga tol. Pero sa kasamaang palad, magstay pa nga siya dito. Mananatili pa siya dito ng isang buwan bago mapunta doon sa aking Gemini wallet. So in that case mga tol, kailangan nyo munang maghintay. O kung hindi talaga kayo makapaghintay mga tol, kung available naman yung pera natin, pwede yung babayaran ko na natin kayo base doon sa current price ng BAT sa market. So pero halimbawa kung may 10 kang ipapadala mga tol as tip, ang mas mapapasayo lang noon ay 8, kasi kukunin ko yung 2 BATs bilang processing fee. So hindi na rin masama yung 2 BATs mga tol, kasi nga napaka laborious po ng gagawin natin, kasi from Brave wallet mapupunta po yan siya sa ating Gemini wallet, at from Gemini wallet papunta sa ating it's either Binance wallet or Coins wallet kung saan pwede na natin ma-withdraw. So in between yan, sa mga transactions na yan mga tol, ay may gas fee tayong babayaran. So kung tutusin ay maliit na lang talaga yung mapupunta sa atin bilang profit. So ano lang naman yan mga tol, bilang tulong ko na lang din sa inyo, lalong lalo doon sa mga umaasa pa rin na kikita dito kay Brave. So hindi ko na nilakihan yung charge mga tol para kayo naman yung talagang nagsikap na ipunin yung BAT ninyo. So sadyang kasama, may sa kasamang palad lang na hindi ninyo ma-withdraw. So okay na yung 2 BATs mga tol. Pero yun nga, kailangan kung magtitip ka, kailangan willing to wait ka talaga, kasi aabot ng 1 month bago natin ma-withdraw yung pinang tip mo. So ayan, o kung magpupumilit ka talaga mga tol, ay bibilhin ko na lang siya ng sa kung ano, yung ano tayo, doon sa medyo mababa yung ikukore ko lang yung sinabi ko kanina mga tol, medyo mababa doon sa current price ng market, kasi alam niyo naman yung cryptocurrency volatile yan, every now and then mabababa, tataas yan. So how would I know na pag dumating sa
Gemini wallet natin yan, ay mataas yung presyo. Halimbawa, kung nasa pinakamababa, patay tayo. Ako pa yung lugi mga tol. So, yun. Ayun na lang yung gagawin natin. Kapag gusto niyo talagang mapagpiraha, magkapera agad sa inyong bat na pinang-tip ninyo, so bibilhin ko siya ng mababang halaga. Hindi naman siya masyadong mababa talaga. So, sa ngayon mga tol, nasa 20 pesos yung bawat 1 bat, yung token. So, halimbawa kung 20 pesos yung current market, pwedeng bibilhin natin yan ng 18 pesos. So, ganun mga tol. Kasi, sana maintindihan ninyo kung bakit ganun yung presyuhan. Kasi nga, napaka-volatile ang crypto. Hindi ko alam na buti na lang kung mas matsambahan natin na pagka dumating dito sa ating Gemini wallet, tumaas. Halimbawa, kung bumagsak, yun nga, luging-lugi tayo dyan. So, mas maigi, nabibili natin siya ng medyo mababa kasi pagka kung bumaba man, hindi rin malikihan yung malulugi natin. So, ganun lang yun mga tol. So, ayan, yan na yung unang gagawin ninyo. I-tip ninyo yung Brave bats ninyo para ma-withdraw din ninyo. So, kalaunan or pwede nyo mapagkakitaan. Dahil hindi pa natin alam kung kailan babalik yung o kailan malilift yung ban ng Philippines sa Brave. So, sa kasalukuyan, so kung ganun na lang yung solusyon ninyo mga tol. Tip nyo na lang dito sa atin mga tol. Yun na yung conditions natin para makuha, mapagpirahan nyo or makuha ninyo yung income ninyo sa Brave. So, ngayon mga tol, papakita ko din sa inyo dahil may laman na yung Gemini natin. So, magkakaroon din tayo ng withdrawal dito. So, i-withdraw na natin 'to. May mga nag-tip din 'to dito sa atin. So, papadala. May nag-request na crypto lang talaga yung siguro sa kanya. Papadala natin yung crypto mga tol. So, may mga nagre-request na pera na lang through GCash. So, through GCash din natin sila babayaran. So, ayan. Dahil hindi natin siya mawi-withdraw through GCash dito sa Gemini, ang gagawin natin mga tol, transfer muna natin siya from Gemini to Binance. Ganun yung gagawin natin. So, I don't know kung magkano yung gas fee na babayaran natin. So, kapag ganun din, charge ko na lang din sa inyo yung gas fee mga tol, no? Kasi, ano naman yan? Siguro hindi naman kalakihan yan. Para kahit pa paano, yung 2 bats ay ma-enjoy natin mga tol, diba? So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon, andito tayo sa ating Gemini wallet. Magta-transfer tayo to Binance. Ayan. Then, doon sa Binance, doon na din tayo magdidesisyon kung withdraw ba natin yung BAT, convert na natin into dollars at send natin through GCash. So, ayan. So, simple-simple lang yung gagawin mga tol. Dito lang tayo sa transfer. Ayan. Then, dito tayo sa withdraw from Gemini. Ayan. Antayin lang natin. Medyo lag kasi yung internet natin dito mga tol. So, ayan. Pagka-display nyan, pipili ka lang dito. Withdraw from Gemini. Ayan. Then, pipili ka lang dito. Hanapin mo lang yung BAT token mga tol. Ayan. Ito yung BAT. Then, press continue. Ayan. Ulitin natin mga tol. Dito, dapat itong tandaan ninyo mga tol na ang BAT na dapat ipapadala ninyo o yung wallet address na dapat lalagay ninyo ay naka-Ethereum or ERC20. So, dapat tandaan ninyo yung maigi mga tol dahil kapag hindi, ay baka hindi pumasok yung withdraw ninyo. So, ayan. BAT ERC20, continue. Transfer destination. So, dito tayo sa ating Binance wallet. So, dito, pagdating ninyo dito sa Binance wallet, naka-overview tayo sa Binance.
ipindutin nyo lang itong deposit. Kasi dito natin yung deposit off, yung ma-withdraw natin BAT from Gemini. So, deposit. Ayan. Then, pipili natin itong crypto deposit. Kasi crypto naman yon. Ayan. Crypto deposit. Antayin lang natin mag-load yan mga tol. So, hindi ko pala nababanggit mga tol na sa Gemini pala ay may minimum amount of BAT para makapag-withdraw ka. Yung minimum ay 26 bats. So, kailangan may 26 ka bago ka makapag-withdraw. So, below that 26, hindi ka pwede yung mga tol. So, again, dito sa coin, again, pinindot natin yung deposito mga tol, deposit. Then, dito sa coin, hanapin ulit natin yung BAT token or pwedeng search nyo na BAT. Yan, basic attention token. Then, network. So, tandaan ninyo yung network na dapat ERC-20. Ethereum dapat yun mga tol. Address. Then, okay nyo lang yan. Then, itong address, ito yung kukopyahin natin mga tol. So, pindutin nyo lang itong parang may dalawang papel. Ayan, copy. Then, balik tayo dun kay Gemini. Dito natin nilalagay yung wallet address na kinopya natin. Ayan. Then, maaring pwede ninyong i-double check mga tol na dapat magkapareho talaga. CC1, balik tayo kay Binance. Ayan, CC1. So, dapat na 100% sure kayo na tama yung wallet address. Kasi kapag hindi, baka hindi nga mapasok yung withdraw ninyo. Continue lang natin yung mga tol. Then dito, if you've been contacted as making payment, this could be a scam. So, hindi naman to scam dahil dito tayo lang naman yung nag-request dito. So, yes, I want to proceed. Then, amount. Max na natin mga tol. Max out natin. Ayan. Then, continue. Yun. So, yung amount ng withdraw natin mo ito ay 63.02. That's date, July 15 na ngayon. Then, ayan, Ethereum network. Then, request withdrawal. Pindutin natin itong request withdrawal. Please approve the OTP request on your phone. So, dahil nakakonect itong Gemini wallet natin sa ating phone, i-approve daw natin doon sa ating phone mga tol. So, kailangan natin, ito yung additional security features na ginamit natin para masiguro talaga natin na secured yung transactions natin mga tol. So, simple-simple lang naman, kapag may OT kayo, i-upload nyo lang naman yan doon sa mismong app. So, mag-notify siya doon sa cellphone ninyo, then ipindutin nyo lang yung approve. So, ayun. Request withdrawal ulit tayo. Ayun. Dumating na yung pindutin lang natin itong approve ulit kasi hindi na-recognize. Request approved. Saan na yun? Auto request denied. Bakit denied? Palaging denied yata mga tol. Please confirm this action on your phone by verifying the auto request. So, punta lang natin yung OT. Then, approve natin. Bakit di siya ma-approve? So, ayan. Yun. Makikita natin yan dito mga tol. So, may payment pala siya na 5 bats. 5.33 bats mga tol. So, sad to see. Napaka laki ng kinuha mga tol, no? So, 68 yung
batch na binidraw natin. So 62 na lang yung mapupunta. Tingnan natin kung dumating na ba dito sa wallet natin sa Binance, mga tol. Tingnan lang natin. So napakalaki pala ng gas fee, mga tol. So 5 bats din yun, or almost 6. So mangyayari niyan, mga tol, didistribute ko na lang yan yung bawat doon sa mga nagpa-withdraw. Didistribute ko na lang sa kanila yung gas fee, kasi di na natin aakuhin yung gas fee, mga tol, kasi ano na tayo, malulugi na tayo dyan. Ayan. So tignan lang muna natin asan ba yung overview tayo. Parang funding yata mapupunta yan. So tignan natin sa funding. Yung BAT token. I-search na lang natin mo ito. Search natin BAT. Wala dito. Fiat and spot, check natin dito. But wala. Okay, so hindi pa siya nag reflect, mga tol. So siguro mga ilang minuto, kasi dito sa Gemini withdrawal complete na naman siya. So ayan. So aray na lang natin na mag-reflect siya doon sa ating Binance wallet. So ayan, mga tol, so post lang muna natin 'to, mga tol. Bigyan ko na lang kayo ng update kapag dumating na dito sa ating wallet sa Binance. So ayun, mga tol, finally nakarating din yung winidraw natin na 62 bats, mga tol, na may halaga sa ngayon na 1,337 pesos. So ayan, mga tol, dito na talaga sa atin yan. So bukas didistribute na natin ito sa mga nagpapadala, nagpapasabay. So inform lang natin sila na may gas fee tayong babayaran, mga tol. So dapat babayaran din nila yon. So ayan, mga tol, siguro hanggang dito lang yung update natin ngayon, mga tol. So kung magpapasabay kayo, mga tol, yun na nga yung agreement natin. Tip nyo na lang sa atin. Yun. So, this has been Simple Life with Drone saying God bless everyone. Bye-bye.